Sino siya? Sino siya para kunin ang anak ko? Wika ni Rita. Galit nga ito sapagkat pinipilit kasi ni Peterson na mapunta sa kanyang pangangalaga itong si Baby Andrew. Ngunit ayon naman kay Tupe ay hindi raw makukuha sa kanila itong bata. Sambit pa nga ni Rita ay nababatid daw niya kung ano ang nais mangyari ni Peterson. Ngunit hindi naman daw siya ganoon katanga upang balikan pa nga ito. Kaya naman agad na nakiusap itong si Tupe kay Attorney Paulo upang makahanap nga ng dahilan at masampahan na nga ng kaso itong si Peterson. Ngunit ayon naman kay Attorney Paulo ay wala raw silang mahanap na magandang ebidensya laban nga dito. Sa kabilang banda ay inabot na nga ng gabi itong si Rita sa pag-aalaga sa kanyang anak at kumakanta nga ito habang pinapatulog. Mula naman sa hindi kalayuan ay abot tanaw naman ni Tupe itong mag-ina at binubulong niya nga sa kanyang sarili na hindi niya raw hahayaan na palakihin ng isang tulad ni Peterson ang bata. At kung inaakala raw nito na wala siyang gagawin at manonood lamang, nagkakamali daw siya sapagkat ipaglalaban niya nga raw ang kanyang karapatan para kay Baby Andrew. Samantala, nagtungo naman itong si Peterson sa tahanan nila Tupe at doon ngay nadatnan niya itong kanyang misis na si Rita. Hinahanap niya nga kung nasaan si Andrew. Agad siyang tinanong ni Rita kung ano raw ba ang ginagawa niya doon. Sagot naman ni Tupe, hindi raw ba niya maaaring dalawin ang bata kahit hindi niya ischedule? Wika naman ni Rita ay sa kanya na raw mismo nang galing na hindi niya nga raw ischedule ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla namang sumulpot itong si Nanay Celia at sabi nga niya ay wala raw doon sa kwarto itong si Baby Andrew. Narinig naman ito ni Peterson kaya ayon sa kanya ay wala yung anak ko dito. Sabay tabig sa kawali, kaya naman agad na ginwardyahan ni Nanay Celia ang kanyang anak na si Rita. Sinagot naman siya ni Rita at sabi nga niya ay nakay Tupe. Nagalit naman itong si Peterson at wika nga niya ay kasama si Tupe na wala akong consent? Oo, sagot naman ni Rita sapagkat pinagkakatiwalaan niya nga raw ito. Pero sagot naman ni Peterson ay hindi niya nga raw pinagkakatiwalaan itong si Tupe. Hindi nga nagtagal ay dumating na rin itong si Raymond sapagkat narinig nga niya ang kaguluhang nangyayari sa pagitan ng mag-asawa. Paliwanag nga ni Rita ay ipinasyal lamang daw ni Tupe ang bata. Ngunit sagot naman ni Peterson, pinasyal? Baka naman kinidnap na. Huwag daw siyang gawing tanga at ayon pa nga sa kanya ay pag daw hindi na ibalik agad doon ang bata ay sasampahan niya nga raw ng kaso ng kidnapping itong si Tupe. At sumabat na nga rin itong si Raymond. Ayon nga sa kanya ay kidnapping agad, wala pang ang 24 hours na nawawala. Ayon din kay Nanay Celia ay hindi raw gagawa ng masama ni Tupe ang kanyang apo. Kaya tinitigan naman siya ni Peterson at sabi nga nito ay pati ba naman ikaw nabola na rin niya? Dinuro nga ni Rita itong kanyang mister at sabi nga niya ay ikaw lumalaban ako sa inang patas sa korte at hinding-hindi ko gagawin yung binibintang mo sa akin. Iginigiit naman ni Peterson na hindi nga raw siya aalis sa bahay na iyon hanggat hindi niya nakikita itong bata. Ngunit sabi naman sa kanya ni Rita, pag hindi nga raw siya umalis ay ipadadampot nga daw siya sa mga pulis. At dahil nga sa takot ay napilitan na rin itong umalis at wika nga ni Manang Celia, napakabastos raw ni Peterson. At dito na nga po nagtatapos ang part 1 ng episode ngayong Biyernes, kaya huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all!